everyone. Good morning. Andito ang Tita Nora, no? So may nagpara sa atin ng supot ng bed or lalagyan ng kutsyon, no? So tapos ito, so ang dami kong trabaho. So nag-isip ako kung paano ko siya gawin mas madali. So i-share ko sa inyo kung paano ko ginawa, no? So ang aking ginawa ay ito. Ito yung tela. Ang pinagawa sa akin ay 48 by 75 by 5 inches. So ang kanyang haba ay 75 inches. Ang kanyang luang ay 48. It means double. And then yung kanya naman thickness ay 5 inches. Ito ang gagawin nyo, ha. Ito ginawa ko. So ito yung tela. Ipinol ko siya ng ganyan. And then kinuha ko yung sukat. Ang sukat ng haba ay 75. So ito 75. And then, ang kanyang kuan ay 48. So, ayan ang 48, ha. Ayan, 48. Ito ay 75. So, ang gagawin, share ko sa inyo kung paano ko ginawa. Ito, dito dapat nagduduktong ka ng 5 inches para sa pinaka-thickness niya. Ang ginawa ko, in-extend ko siya. In-extend ko siya ng 2 inches, 2 and a half inches. 2 and a half inches, in-extend ko siya ng 2 and a half inches plus 1 inch. So, bali, ito ay naging 3 and a half inches ang in-extend ko dyan. Yan, 3 and a half inches. So, dito rin nag-extend din ako ng 3 and a half inches. So, dapat 5 ang ating nalagay, pero dalawa siya, magkasaklob siya. So, 3 and a half inches ang aking in-extend para yung 1 inch ay para sa ease niya o sa tahi. O sa tahi. And then, dito naman sa pinaka-bottom niya, ito ipopold mo. So, ito, ang sukat nito, ang haba nito ay 75 inches plus, kasi dito to inihap din dito, so 5 plus 5 inches plus 1 inch. So 75 plus 5, 80 plus 1 is 81. So yan ang haba niyan. Ito ay 75 by 48 by 5 inches. Ayan siya. So ito yung sukat ng supot ng bed. So ito ay double. Double yan, ha. So ito yung habaan nito. Ito yung sukat na gagawin nyo. Ayan yung sukat na gagawin nyo. Yung haba niya, pero ito, ha, naka-fold yan. Naka-fold siya, i-fold nyo. Saka kayo magsukat ng 75 plus 5 plus 1 o 81. And then, ito naman, ay 48. So, yan, simula dyan, ha. Yan, lalagyan natin ng guhit. Ayan. Dito naman, mula dun sa gilid, dun hanggang dito, 48 plus 7 inches. No? Kasi 3 and a half yung ating dinagdag doon. Dapat 2 and a half lang, nagdagdag tayo ng 1 inch para sa tahian. So, ayan yung kanyang sukat. So, bali dito, ayan. Sama natin pagdagdag dito, ha, sa taas niya. So, ayan yung kanyang kabuuang sukat. So, ayan siya. So, ito. Ako dito ko nilagay sa taas, no? So, ayan. Ito ay 48 ang kanyang luang. Mag-plus ka ng 7 kasi 3 and a half magkabila. So, 7 plus 7 equals, ayan. Ito yung kabuuan niya. So, 48 plus 7, so 55. So, 55 siya. So, ito na, ayan na. Ito ay double, ha. So, 75 by 48 by 5. Inches. So, ito yung kanyang kabuuan ng tela nyo. Ito ay 55 inches. No, 55 inches. Kung 60 ang weight, pwede kayong gumawa hanggang 54 inches. Yung family, 54 by 75. So, ang kabuuan ay 55 inches ang tela. And din yung kabuuan naman ng haba niya dito, pero doble siya, i-doble nyo, ay 81 inches. So, naandyan na yung mga
alawas niya. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko tahiin niya, no. Ito yung tela niya. So ang dalawang fold siya na 81. Katapos yung kanyang pinaka wide niya, ang width niya ay binawasan ko lang 2 inches sa magkabila. Ito ay 60 ang width, no. So 58 ito. So, dapat 55, no. So 58 ang ito. So hindi ko nagirupit yung side. So ang kanyang zipper ay 60 ang haba, 60 inches. Ayan. So start na tayo. Pero pikete, no. Ayan, pikete. So ayan, pikete din tayo dito para hindi tayo guhit ng guhit, no. So ito, 24 ang 48. Ang kalahating 48, 24. So plus 2 and half, deep 26 and half. Ayan, so may pikete tayo dito, 26 and half. So ayan. Start na tayo. Ito yung pinaka-bottom niya, no. Ito yung lalagyan ng zipper. So dito yung ating hangganan ng ating pasada hanggang doon. So magtitira tayo ng 5 inches. Dito naman tira tayo ng 5 inches and then pasada hanggang doon sa kabilang kanto. So dito sa taas ang ating ano, ay 5 inches. 1 inch. So yan. Tara tayo ng 1 inch. Araw. Kasi pag gumagawa ko ng ganito ay sinasarap ko siya sa madaling dalang sugal at kahit nasa mini magkasas ito pa rin ito ito yung aking pasada. Ayan. So hanggang doon lang siya 5 inches lang dito 5 inches muna sa corner ayun muna sa corner 5 inches. Doon sa side, pababa pahiin hanggang doon sa dulo, sasara hanggang doon sa dulo. So dito kasi hindi ko na binupit kaya malo ang tela dahil sayang naman. So pinaka-makita ito dahil malaki ang kanyang alawan sa side. So naisip ko lang itong gawin gawa ng nag-aapura nga. So hindi naman budugtong. Hindi naman budugtong ito. So gumaba ang ating pasada. So sa kabilang side, titira pa rin tayo ng 5 inches. Mula sa 5 inches, pasada tayo ng 10 inches. Ganyan dito lang ating pasada, no? So 10 inches. Mamaya makikita nyo bakit ganun. Mula dito, hanggang dyan sa end ng ating tinahi. Tatahi tayo, no? Mula doon, magsukat tayo ng 45 inches. So ayan. Ayan, 45 inches. Pasada natin pababa hanggang dito sa dulo. Kabilang side, magtitira pa rin tayo ng 5 inches. Mula sa 5 inches, magpasada tayo ng 10 inches. Ganun din sa kabila ang gagawin, no? Sa kabilang corner. Yung sa taas ng paglalagay ng zipper, ituro ko naman siya kung paano. Ayan siya. Lagyan din natin siya ng pin. Hindi ang gitna para hindi siya kabingi. Sukat ng 3 and a half inches. Mark. Kapag 5 inches ang kuha na ang kanyang side niya. Ayan ang ano, sapat niya. Napakadali lang itong gawin. Mabilis ang trabaho. So, ayan, meron na tayo. Magkabilang 5 inches, oh. Kaya yung pinaka... Salit ka, dudugo ko, kahit ka magdudugtong, i-problem mo lang siya. Dito naman tayo sa lalagyan ng zipper. Sa kabilang corner, sa tapos natin yung magkabilang corner. Sa baba, dito naman tayo sa top dito sa may zipperan. Pasadahan na natin. Ano na pasadahan na natin? So, ayan na siya. No? Pwede nyo ipaling dito. Pwede nyo rin ipaling doon pag pasada. Bawa, ayan. So, ako naman dito naman kasi ito yung malaki. So, ayan. Papasadahan ko mula dyan hanggang doon. Makita yung sobre na rin siya. Yung susunod natin gagawin, atin na siyang papasadahan. No? So, ayan. Pasada na tayo dyan.
kanyang ayusin sa pag-ano para maganda ang pagkaka. Ayan. Ayan siya, no? Kaya ako binuoyan kasi lalagyan ang sopa na parang sopa rin yung buo ito. Ayan na siya. Ayan. Masin siyang pasanggal na. Kaya yan, nakabuka yan. Hindi sinarado kasi sa kabila na sarado. Ayan siya. Ayan o. Nag-inpot dito sa baba, nag-inpot dito sa top. Ayan. Ang picnic, no? Dapat tayo ng kainhap. Kainhap dyan. Kainhap dito. Kainhap dito. Ganun din dito. Kondrado. Ayan. Natapos ang pasada pa ganyan. Hindi pa kapapasada. Maganda kung meron kayong tracing paper, i-trace nyo ng ganyan para pareho ang pantay na pantay yung inyong gawa, no? Ayan siya. Yung isa. Lagyan natin yung runner niya. Para dalawa ang runner. Lagyan natin yung hindi pa makikipan sa loob. Kaya tayo may lagi na etiquette eh. Para yung tatandaan din natin itong ating zipper. Ayan o. Ito lahat eh. Ito natin ipapas yan. Ito lahat eh. Lagyan tayo zipper. Lagyan ng zipper ganyan o. Ayan o. Sa tobo lang siya ganyan. Sada dito. Tapos, ginawa ganyan. So, I think yes. I think dito. So, wala siyang kapatid dyan. Nakakatid dito. Sa ID. Kung nagkakalaan sa mga tumulat sa ating pinali sa araw na ito, ay basing one time. Kapang kalahating araw, dalawa na, ganun na yung hari. So, andali lang yan kapag ka ganong way ang inyong pagtahi.